Morning sa inyong lahat. Good morning sa lahat ng ating mga kamamis dyan. At mga mamis, ngayon ay first day of the month. Ay nakagawa na ba kayo ng mga pangpaswerte natin, mga mamis, sa ating buong buwan? So, ang una kong mga sinishare sa inyo sa mga nakaraan pang video natin, mga mamis, na ang ating paglagay ng pagdagdag ng punuan ng ating mga asin. Yung mga asin natin na ginagamit natin sa ating kusina, ganun din po yung ating mga ginagamit sa ating mga manispil. So, mga mamis, kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button sa baba ng ating video upang lahat ng ating video ay inyo na rin pong mapapanood yan. Yun so, naman stay po, tuned, mga mamis, ang ating pag-usapan ngayon sa umagang ito na kapag kayo po ay magdagdag ng ating mga asin sa ating mga lalagyan, yan po ay pinapaniwalaan na yan po ay magiging maayos ang takbo ng inyong buhay at hindi kayo magkulang sa inyong buhay sa buong buwan na yan. So, katulad ng sinasabi ko, mga mamis, ang atin din pong mga pagpausok sa ating tahanan, yan po ay huwag niyo pong kalimutan at pwede niyong gawin yan mamayang mga alas 3 ng hapon. So, i-ready niyo ang inyong mga uling. Pagkatapos niyan ay magbabaga kayo at kumuha kayo ng inyong mga insinso at ang inyong mga kamangyan at ng ating mga anong tawag niyo, mga mamis, yung kulay puti na tawas. Yun po, mga mamis. Palagi ko talagang makakalimutan ang tatlong yan, mga mamis, dahil ang tatlong yan po ay palagi nating pagsamahin dyan sa ating mga pangpausok. Ganun din po, mga mamis, ay i-ready nyo rin po ang ating mga asukal. So, ang asukal, mga mamis, na kulay brown or kulay puti, yan po ay panghuli na ating ihulog doon sa ating uling. Dahil yan po ay pinapaniwalaan na nag-i-invite ng swerte or mga good luck sa loob ng inyong tahanan. Kung kaya, gamitin nyo yan ng walang pag-alinlangan at ganun din po ay pwede rin po kayong magsunog ng dahon ng laurel sa umagang ito, mga mamis. At hilingin nyo ang lahat ng inyong mga kahilingan at walang pag-alinlangan. Humarap kayo sa silangan, mga mamis. Dahil yan po ay pinapaniwalaan ang ating paggawa ng pagsusunog ng dahon ng laurel sa harap ng ating mga araw ay pinapaniwalaan na ikaw po ay nag-a-attract ng mas marami pang swerte na parating sa iyong buhay. At kung ikaw ay mayroong mga pinagdadaanan sa buhay, kung hirap na hirap ka na sa buhay, subukan mo ang mga bagay na ito, mga mamis. Tiyak ako na ito po ay makatulong sa inyo. At ganun din po ang iba't iba pa nating mga ginagawa sa ating mga rock salt. Mga mamis, marami po tayong pwedeng gawin sa ating mga rock salt. Katulad na lang na kumuha kayo ng isang basong tubig. Lagyan nyo ng 3 kutsarang asin at pagkatapos ay ibilad nyo muna yan sa sikat ng araw. Pero bago nyo po yan ibilad sa sikat ng araw, mga mamis, huwag nyong kalimutan ang ating palagi ang paghiling. Hawakan natin ang ating baso. Halimbawa, mga mamis, ay hawakan nyo ang inyong mga baso na nandyan na ang tubig at kumpleto na andyan ang asin. So, humiling kayo sa ating asin ng pagbabago sa ating buhay. Halimbawa, hilingin nyo na tanggalin ang lahat ng aking paghihirap sa buhay at i-welcome ko ang swerte na parating sa aking buhay. At siksik, liglig at walang humpay na kasaganaan ang aking makamtan sa aking mga ginagawang ito. Pagkatapos niyan, mga mamis, kayo nang bahala ang magdagdag pa ng inyong mga kahilingan tungkol sa inyong pamilya, kung ano man ang inyong mga sitwasyon dyan. Kayo na ang maghiling at huwag pong gamitan ng sana. Dahil kapag ginamitan nyo ng sana, mga mamis, yan po ay magdadalawang isip pa na inyong makamtan ang inyong mga kahilingan. Bagkus kapag kayo po ay humiling, ay i-claim nyo na darating sa inyo ang inyong mga kahilingan. Pagkatapos niyan, mga mamis, ay pasinagan nyo yan sa liwanag ng araw sa umaga. Pagkatapos niyan, mga mamis, halimbawa ngayon ay gagawa kayo mga alas 8:30 or anong oras na ba ngayon, mga mamis.
yan po ay kunin nyo na, or kahit na alas 9. Pagkatapos ng alas 9, mga mamis, ay ipasok nyo na ang ating mga baso. Ilagay nyo yan sa harap ng front door ninyo o kaya naman sa likod ng pinto ng inyong mga front door. Ganun ang inyong gagawin para ito po ay pinapaniwalaan na mag-absorb ng mga kamalasan sa loob ng ating tahanan at tiyak na swerte ang papasok na niyan sa susunod, mga mamis. Basta't huwag kayong magsawang gawin ang mga bagay na yan hanggat hindi nyo nararamdaman ang pagbabago ng takbo ng inyong buhay. At mga kapag medyo nagdumi na yung ating tubig sa ating glass, mga mamis, ay pwede niyong palitan yan, mga mamis, sa umaga ng Martes at Biyernes. So yun po ang ating mga ginagawa sa ating mga asin. Ganon din po, mga mamis, kung kayo po ay magulo sa inyong mga buong pamilya, ay pwede po kayo maglagay nito ng glass dyan sa likod ng inyong pinto sa kwarto o kaya naman sa likod ng ating mga main door or front door. Yun po ang inyong gawin, mga mamis, at pansinin nyo ang mangyayari sa inyong buhay. At kumuha kayo ng isa pang glass kung para mas mabilis matanggal yung mga kamalasan sa loob ng inyong tahanan. Kumuha pa kayo ng isang glass, maglagay kayo ng 3 kutsarang asin at kumuha kayo ng ating dahon ng laurel na 3 piraso. At doon sa dahon ng laurel, mga mamis, pwede nyong isulat ang inyong mga kahilingan. Halimbawa, direct na lang, mga mamis, halimbawa, isulat nyo doon abundance at prosperity, o kaya naman happiness, o kaya naman ay good health. Depende po sa inyo, mga mamis. Pwede po kayong gumamit ng 3 hanggang 7 dahon ng ating laurel, mga mamis. Yan po, pagkatapos niyan ay patayuin niyo yan. Itusok niyo lang doon sa ating asin na nandoon sa ating baso. At ilagay niyo yan dyan sa inyong mga gilid-gilid. Kung halimbawa meron kayong mga upuan dyan at meron kayong mga side table, pwede nyong ilagay dyan at ikubli nyo sa inyong mga paso. Ganun lang ang ating mga gagawin, mga mamis, para matanggal yung lahat ng mga kamalasan sa loob ng ating tahanan. At kailangan kapag gumawa tayo din po nito, mga mamis, kailangan na ang mga pagdadaing na nanggagaling sa ating mga bunga nga ay atin na rin pong tigilan yan. Dahil kung ano man ang lumalabas sa inyong mga bunga nga at sa inyong mga bibig, yan po ay inyong ma-attract. Kung kaya iwasan na natin ang magsalita ng hindi maganda para sa ating buhay or para sa ating kapwa. Magiging mabuting tao tayo, mga mamis, sa ating kapwa para ang swerte ay magaan na pumasok sa ating buhay at tayo po ay siswertihin na. So kasabay ng ating mga paggawa ng ating mga pampaswerte, mga mamis, siyempre kailangan natin nasabayan din po natin yan ng sipag at tiyaga. Para tayo po ay makaahon sa kahirapan, yan po ang ating gamitin. So mga mamis, ang ating pinakauna sa lahat ay ang ating panalangin sa ating Panginoon. Pangalawa naman ang ating sipag at tiyaga. Pangatlo, ang ating paggawa ng ating mga pampaswerte. At pero kung sa inyong bahay, mga mamis, ay may kaguluhan, kailangan po ninyong masolusyunan yan sa pamamagitan ng ating tubig lang at ng ating mga asin. So mga mamis, sana po ay nagustuhan nyo ang ating mga sinishare sa umagang ito at maraming salamat sa ating mga subscribers. Thank you so much. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at hangad kong tayo pong lahat ay magtagumpay sa buhay. Thank you. God bless and thank you for watching.